gentlemen, let's get ready to rumble! Matapos ang maikling bakasyon sa Pilipinas ni Jonah Sultan, ay balik Amerika na ulit upang tulungan ang IBF Super Flyweight Champion na si Jerwin Angkaha sa pag-iensayo bilang paghahanda sa pagdepensa ng kanyang korona kontra kay Fernando Martinez ng Argentina sa darating na February 22 sa Las Vegas. Si Sultan ang isa sa ka-spar meet ngayon ni Angkaha bilang paghahanda sa kanyang title defense. Sa ngayon ay wala pang schedule para lumaban si Sultan, kaya naman nakapokus siya ngayon sa pagtulong kay Angkaha. Dahil ayon sa kanya, ibinabalik niya ang pabor kay Angkaha dahil naging malaking tulong ito sa kanya sa kanyang huling laban. Maaalalang nanalo si Sultan kontra sa knockout artist ng Puerto Rico na si Carlos Caraballo. At noong panahong iyon ay si Angkaha naman ang tumulong sa kanya sa paghanda kay Caraballo. Maganda ang naging resulta ng bakbakang ito para kay Sultan dahil isang upset win ang kanyang naitala nang talunin niya si Caraballo via 12 round unanimous decision. At dahil din sa panalong ito, nakakuha ni Sultan ang WBO Intercontinental Bantamweight title. At higit sa lahat ay mas umingay ang kanyang pangalan sa mundo ng boxing. Sa kasulukuyan nga ay rank number 4 ng WBO at rank number 7 naman ng WBA ng Bantamweight Division si Sultan. Kaya ayon mismo kay Sultan na noong December pa lang ay nag-iensayo na siya upang mapanatili niya na nakakondisyon ang kanyang katawan. Dahil anya, ngayong nasa listahan na siya ng mga top contender ay marami ang biglaang posibleng mangyari, tulad ng mga biglaang papalit ng kalaban sa isang title fight, dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng aksidente, injury o dahil naging positive sa virus ang isang boksingero. Madalas namang nangyayari ang ganitong senaryo. Dagdag pa ni Sultan na kung magkakaroon siya ng laban para sa kampiyonato, ang nais daw niyang makasagupa ay ang tinaguriang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Mas pipiliin daw niya itong makabakbakan kaysa makalaban ang mga Pinoy champion sa Bantamweight Division na sila WBO World Champion General Casimero at WBC World Champion Nonito Dunayre Jr. Pero kung hindi naman daw ito maiiwasan ay wala din naman problema sa kanya dahil nangyayari naman talaga ang ganitong sitwasyon kung saan Pinoy versus Pinoy ang naglalaban para sa world title. Dahil noon niyang May 26, 2018, ay nakalaban na niya si Jerwin Angkaha para sa IBF Super Flyweight World Title kung saan natalo si Sultan via 12 round unanimous decision. Sa ngayon ay naghahanap pa din ng makakalaban ni Sultan ang MP Promotions President si Sean Gibbons. Sa kabilang dako naman mga idol, matapos matalo kamakailan ni Gary Russell Jr. kay Mark Magsayo, tahasang hinamon ni Gary Antonio Russell ang mga boksingero ng MP Promotions upang ipagiganti ang pagkatalo ng kanyang kapatid kay Magsayo. Si Gary Antonio Russell ay nasa ikasyam na pwesto sa world rank ng Bantamweight Division at kasalukuyang may fight record na 19 wins with 2 knockouts at walang talo.